Noong May 1984, nayanig ang Murfreesboro, Tennessee, nang brutal na patayin ang residenteng si Laura Salmon. Kaya bigyan ko muna kayo ng kaunting kaalamanan sa nasabing lugar bago tayo dumako sa kamatayan ni Laura. Ang Murfreesboro, Tennessee ay matatagpuan sa humigit kumulang 35 milya sa timog silangan ng kabisera ng estado ng Nashville. Noong 1818 ang Murfreesboro, ang kabisera ng estado sa loob ng halos 8 taon hanggang sa kinuha ng Nashville ang titulo. Ang Murfreesboro ay kilala bilang isang agricultural community para sa mga produktong mais, bulak at tabako nito. Ang Murfreesboro ay tinawag ding Athens ng Tennessee dahil sa bilang ng mga institusyong pang-akademiko sa lugar. Isa sa mga institusyong ito ay ang Middle Tennessee State University o MTSU. Kilala ang MTSU sa programang aerospace, programa sa pamamahala ng konkretong industriya, at mga major sa industriya ng pagre-record. Kabilang sa ilang kilalang alumni si na Hillary Scott, isang mga awit at songwriter para sa country music group sa Lady A, actress na si Sondra Locke, Las Vegas WNBA player, Alicia Clark, at Vernice Flygirl Armour ang unang African America sa Naval Aviator sa Marine Corps at First Female Combat Aviator. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Laura Lee Salmon ay ipinanganak noong October 6, 1965. Siya ay nag-aral sa Oakland High School kung saan nagtuturo ng English ang kanyang inang si Lauren Mackey. Ang kanyang mga magulang ay hiwalay na, kaya siya ay naninirahan kasama ng kanyang ina. Ngunit nung nag-aral siya ng college, nanirahan muna siya pansamantala sa kanyang ama kung saan malapit ito sa kanyang paaralan. Habang nag-aaral, siya ay nagtatrabaho bilang cashier sa isang grocery store ng Kroger sa Tennessee Boulevard. Si Laura ay nilarawan bilang isang the girl next door. Sa katunayan, nung nasa preschool siya ay nakoronahan bilang Little Miss Murfreesboro. Noong 1983, ang 18 taong gulang na si Laura ay nag-aaral sa Middle Tennessee State University o MTSU habang tinapos naman ng kanyang kasintahang si David Kyle Gilley ang kanyang senior year sa Oakland High School. Sina Kyle at Laura ay halos isang taon nang magkasintahan mula pa noong 1982. Kaya tila ang dalaga ay nasa masaya at tahimik na pamumuhay. Ngunit sa hindi inaasahan, mangyayari na nga ang kinatatakutan ng kahit na sinong nagmamahal kay Laura. Noong May 31, 1984, ang magsasaka na si Johnny Muckel ay pumunta sa Rutherford County Sheriff's Office upang iulat ang nakita niyang bangkay ng isang batang babae na nakahiga sa isa sa kanyang mga bukid. Nang ang mga investigador kabilang ang deputy chief na si Robert Asbury ay pumunta sa nasabing lugar, natagpuan nila kung ano ang iniulat ni Johnny Muckel. Ito ay babaeng wala ng buhay na nakabra lamang at natatakpan ng 2 pares ng maong. Ang unang pares ay sa babae at ang pangalawa ay isang pares ng men's jeans. Nang may nakita ding pares ng underwear sa isang kamay ng babae. Sa kalaunan, nakilala ang bangkay bilang si Laura. Batay sa autopsy ni Laura, namatay siya dahil sa blunt force trauma sa kanyang ulo. Sa patuloy na pag-iimbestiga sa pinangyarihan, maraming bato ang natagpuan malapit sa kanyang katawan. Kaya naman iniulat na si Laura ay pinukpok o ginamitan ng mga batong ito ng halos 10 beses sa kanyang ulo. Nakakita rin ang medical examiner ng ebidensya na nagkaroon ng consensual sex si Laura mga 24 hanggang 48 oras bago siya namatay. Gayunpaman, kinumpirmang hindi siya ginahasa. Matapos nito, sinuri ang men's jeans at nakakita sila ng mga semilya dito. Kaya ang DNA ay kinolekta at ipinadala sa lab para sa pagsusuri. Ngunit noong mga panahong iyon, ang pagsusuri sa DNA ay nagsisimula pa lamang. Kaya hindi agad natukoy kung kanino magtutugma ang similyang nakuha. Gayunpaman, nagsagawa na lamang ng malalim na pag-imbestiga ang mga pulis. Batay sa kanilang pag-imbestiga, noong May 31, 1984, umalis si Laura sa Kroger ng mga bandang 1:00 PM.
Dahil pupunta siya sa kanyang paaralan upang tingnan ang kanyang mga marka at pagkatapos, siya ay magsiswimming kasama ang kanyang lola. Ngunit noong mga panahon na yon, hindi na nagpakita si Laura sa kanyang universidad at ang kanyang kotse ay natagpuan na lamang malapit sa grocery store kung saan siya nagtatrabaho. Kaya nangangahulugan na mula sa mga oras ng alauna, naganap ang maaaring masamang nangyari kay Laura. Samantala, sinuri ng mga pulis ang kotse. Ngunit wala rin mga fingerprint sa loob maliban sa fingerprint ni Laura. Maliban dito, nakakita rin sila ng dumi sa mga gulong sa sahig ng driver's side, sa floor mat ng passenger side, at sa sahig ng likurang bahagi ng passenger side. Na kung saan ang duming nakuha ay kapareho sa mga dumi na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Kaya naniniwala mga pulis na maaring minaneho ang kotse ni Laura kung saan natagpuan ang bangkay nito. Pagkatapos, minaneho naman pabalik sa parking area ng Kroger ang kotse nito. Matapos ang pag-iimbestiga, sinimulan na ng mga pulis ang pakikipanayam. Ang unang tao na kinapanayam ng pulisya ay si Kyle, ang kasintahan ni Laura na sobrang siloso at mapang-abuso. Itinanggi ni Kyle na may kinalaman siya at sinabing magdamag siyang nasa bahay nila. Ang salaysay ni Kyle ay kinumpirma ng kanyang ama. Kaya dahil dito, inalis ng mga pulis si Kyle bilang suspect. Sa kabilang banda, ikinagalit ito ng ina ni Laura dahil may kutob siyang may kinalaman si Kyle sa pagkamatay ng anak. Gayunpaman, wala silang magawa dahil walang ebidensyang mag-uugnay kay Kyle. Matapos ang panayam kay Kyle, ang pulisya ay nakapanayam pa ng higit sa 100 mga suspect sa kasong ito. Ngunit saksama ang palad, ang lahat ay walang kinalaman. At ang kaso ni Laura ay naging cold case sa loob ng 16 na taon bago ito muling binuksan sa pangunguna ng kaibigan ni Laura na si Dan Goodwin. Si Dan ay pumasok sa journalism pagkatapos ng kolehiyo. Matapos noon, naging mas interesado siya sa mga imbestigasyon ng pulisya kaya nagpasya siyang sumama sa mga operasyon ng mga pulis. Samantala, ipinadala muli sa lab ni na Dan at Lieutenant Bill Sharp ang lahat ng ebidensya kaugnay sa kaso ni Laura. Habang hinihintay ang resulta, nalaman ni na Dan at Bill na may isang naging saksi noong 1984. Ayon sa saksi, nakita nito na si Kyle ang nagmamaneho ng kotse ni Laura noong May 31, 1984. Itinuro niya ang larawan ni Kyle at ang kotse ni Laura mula sa mga line-up ng larawan. Inilarawan ng saksi ang mukha ni Kyle na mayroong blankong mukha at diretsyong nakatingin sa harapan. Dahil sa salaysay ng saksi noong 2000, pinuntahan ng mga pulis si Kyle sa Florida kung saan siya kasalukuyang naninirahan upang kapanayamin. Bago puntahan, inalam ng mga pulis ang patungkol kay Kyle. Nalaman nilang nagkaroon siya ng criminal history para sa mga kasong aggravated sexual battery, attempted burglary, at resisting arrest. Sa panayam, itinanggi pa rin ni Kyle ang pagpatay kay Laura at humingi ng abogado. Sa kabila nito, nagbigay siya ng sample ng kanyang DNA. Samantala, lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Ayon sa resulta, mayroong tumalsik na dugo sa bahagi ng tuhod ng men's jeans. Nang dugo ay positibong galing kay Laura. At sinabi ng analyst na nakaluhod ang pumatay habang hinahampas nito ng mga bato si Laura. Na kung saan ang similang natagpuan sa men's jeans ay tumugma sa DNA ni Kyle. Dahil sa malakas na ebidensya, si Kyle Gilley ay inaresto at kinasuhan ng kasong pagpatay. Batay sa paglilitis, maaring selos ang naging motibo ni Kyle. Dahil nagtanim siya ng galit at selos nang umalis si Laura upang magkolehiyo. Na kung saan nagsimulang natuon ng mga oras ni Laura sa mga bagong kaibigan, trabaho at pag-aaral nito na naging daan para tuluyang maghiwalay ang magkasintahan. Kaya naniniwala ang prosekusyon at mga pulis na sinundan ni Kyle si Laura noong May 30, 1984. Na noong mga oras na yon, si Laura ay nasa nightclub at masayang kasamang ibang mga kaibigan. Kaya noong May 31, 1984, may plano si Laura na mag-swimming at baka niyaya niya si Kyle na sumama sa kanya. At nang marahil siya ay nasa loob ng kotse, nag-away ang dalawa at nauwi sa pagpatay ni Kyle kay Laura. Matapos noon, iniwan niya ang kanyang maong sa lugar kung saan niya pinatay si Laura dahil napansin niyang may dugo ang mga iyon. Noong September 2006, si Kyle ay napatunayang nagkasala ng pagpatay at sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin si Shirley Cruz from Tasmania, Australia. Sana po ay tama ang bigkas ng iyong pangalan. At kung nais niyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba.
Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Laura Lee Salmon. Ako po si G. Maraming salamat.